ako lang ba ito na hindi nagagandahan kay ano? Sabi niya, ang lupit! Sabi niya. Katulad ng sinabi natin sa Marites University, kilala na, alam na natin kung sino talaga yung kulelan dyan. Mga Marites! Good morning, good afternoon, good evening, and good morning! Ito na naman po ang Team Refresh, Team Recharge, Refresh, Team Legit, Team Urig, Team Marites. Ako po ang inyong lingkod, Dean Junardo. At ang inyong nag-iisang unbettable professor, Ambet Nabuz. At ang inyong PhD fab, Rose Garcia. And welcome to Marites University. And of course, ito na po ang isang linggong chismis. Brought to you by Summer Fine Subdivision in Noveleta, Cavite. Yeah! Thank you, Summer Pie! Sa inyong bakasyon, mga... Summer! Summer vacation! At masayang bakasyon, mag-estos! Okay, mainit-init na! Chismis ang atin namin sa'yo, May. Grabe. Bagong-bago, yes. Mm-mm. Our PhD. Ito talagang bagong-bago. Yeah. Ito na nga, bukang unti-unti nang may mga namamaalam. Mm-hmm. Oh, saan? Sa Itbulaga. Ngayon naman, ang bago nag-announce ay si Maha Salvador. Oh, ayan. O, pakibasa naman ang kanyang statement. Mula sa Crown Artist Management, would like to announce that with Maha Salvador's upcoming wedding and with all the uncertainties surrounding Itbulaga, she will be leaving the Noontime Show for the time being. Pansamantala lang, okay? Becoming a dabar kadzi in Itbulaga was a dream of Maha that came true 1.5 years ago, but for now, we have to give it a pause. Wow. This decision was already communicated to other management, so we're hoping for your utmost understanding. Maha wishes Itbulaga, its host and staff, all the best. Maraming salamat, Dabar Cuts. Ayan, from Crown Artist Management. Ito yung, si Maha rin ang isa sa mga punong abala. Yes, at siya talaga ang isa sa mga may-ari ng Crown Artist Management. So yun, although sa sinabi niyang time being, naku, parang kanudududa na yan, time being. Parang forever na ba yan? Eh, sana naman hindi, pero hindi pa nga natin alam eh, ano na ba talaga ang mangyayari sa Itbulaga. Alam mo, ang in-expect ko, ang ganyang statement manggagaling kay Maine kasi siya ang unang nag-anunsyo na magiging busy sa wedding. Si Maine? Oo, hindi ko napapanood. After nung all week, nag-live sila eh. Ang nakikita ko si Miles Ocampo. Yeah, bumalik si Miles. Ah, bumalik na si Miles. Tapos kanina, napanood ko na rin si Garcia, si... Yakaw Mali kanina. Oo, napanood ko na. Yung, kaya dahil siguro... Wala rin si Maha. So, tingnan natin. At saka, wala si magkakaroon kaya yung April 15. Yes! Na, di ba sabi kasi April 15 ang magiging... Itong Sabado na yun. Oo, mm-hmm. Announcement or press con para sa kung may changes ba talaga, kung ano na ba talaga, magiging kapalaran ng Itbulaga. Kasi alalahanin natin during the break, yung Holy Week, nag-anunsyo sila, maraming lumabas sa balita na may collaboration na, magbaback-to-back si Showtime sa kasi ganito, pupunta na ng TV5. So, let's wait and see. Hintay na lang po natin mga Marites. Okay. Mayayari. So, bye-bye Itbulaga kay Maha muna. For the time being. Tingnan natin. Okay. Next. Oh, ito na. Ang katatapos lang na Summer Metro Manila Film Fest. Ayan na! Awards night. Kumusta muna ba ang box office result ng SMMFF? Nangunguna nga dyan. Nangunguna yung balita ko, yung Here Comes the Boom talaga. Kaya lang, hindi ganun kalakas as expected. Mm-hmm. Na kumbaga hindi gagaya nung Metro Manila Film Festival ng December. Marami talagang pumasok na
tao. Ito, may pumasok, pero hindi ganun karamihan talaga. Kung ilalagay mo sa figures, mga ilang milyon ang pinag-uusapan natin. Kasi nung wala December box office, sinasabi agad nila, opening, nasa 3 million, 5 million, oh, 10 wala, million. Wala pa yata. So walang nilalabas wala na figure. Pang, walang figures, pero wala pang 2 million yata. Million isang ano. Yun lang. Pero, after the awards night nga, mukha namang nagkaroon na pumalo naman medyo, ng konti na, na anong tawag natin doon, yung na-curious yung mga tao. Lalo na doon sa ano, humahakot ng award us. Ng About Kaya Us, maraming not awards About yan. Us, na merong isang indie director na kinwestiyon. Ano ba yung chika doon? Kinwestiyon, bakit daw parang tatlong pelikula lang? Ang namayagpag, ang nakita. Tapos yung producer pa daw, isa lang. Kasi yeah. Here comes the Groom, tsaka About Us, not About Us. Producer din dyan si Attorney Joe Giallo. Producer, I mean. Masisisi mo ba? Ang sabi ko nga kanina, mahusay ang director ng Here Comes the Groom. Si Direk Chris Martinez. Correct. Mahusay din naman ang director ng About Us at But. Yes, si Jun Lana. About Us. Alam mo, ito pala, ha-add ko lang. Itong aking Junaki, isang aking anak, nanood ng About Us? Tatlong movies. Wow. Sa Filmfest noong Monday. Pagdating, kamusta ko? O, kamusta naman? Sabi niya, Mami, panoorin mo na ba? About Us? But not Pwede About sa bata? Us? Pinapa, 18 na yun. 18. Sabi niya, ang lupit. Sabi niya, ang ganda. Sabi niya, ano lang. Simpleng-simple. Pero ang ganda ng pagkakasulat. Taray, di ba? Wow. A reviewer. Very Rose Garcia. Tsaka mga Gen Z talaga ngayon, iba na yung pag-appreciate nila ng ganyan. Kaya nga, hindi katakataka humakot na maraming parangalyan. Isa-isain natin later. So, yun nga, may nagku-question na sinagot naman ni Attorney Georgie. Nakita ko. Anong sinagot? Yung mga jury, para bang kinu-question yung jury. Eh, ang mga jury na pinumunuan ni Dali De Leon. Josebio Reyes, si Mario Bautista. Si Tito Mario Bautista. Nanonood lagi ng Marites University episode. Victor Neri. Victor Neri yun. Basta may congresswoman yata. Marami din naman. Arenas. Okay. So, ito na. Ganun talaga, di ba? So, tinanggal na Best Picture, About Us, but not About Us. Best Actor, si Romlex Sarmenta. Si Elijah Canlas, nabigyan ng Jury Award for his performance. Special Jury Award. Nanalo din siya ng Best Director. At marami pang ibang technical ano. Marami. Parang 14 ba? Ito 10, yung Here Comes the Groom 10. Ang 7. Kaya rin na panalunan, mga nasa ganun. 14 yata, parang ganun marami. Marami na panalunan yan. Ito ang pinaka ano, marami talaga. Okay, 10. Siyempre, nanalong Best Actress. Of course! Yes, ang nakasunod na estudyante natin sa Marites University. Si Gladys Reyes! Ang maingay ni si Gladys. So happy ako for you, Chief! Yes! Best Naging isang award na napanalunan ng Hapag. Yes. At kinwestiyon din dyan. Bakit daw si Coco Martin ay hindi man lang na-nominate? And si Jacqueline Nuse. Ayaw nga, no? At si Brillante Mendoza as director. Ba't si Marcia Descabral hindi rin na-nominate? Talagang love mo ang karakter ni Marcia Descabral. Pero siyempre, kukwestiyon man talaga na hindi. Pero at least, sabi nga ni Apagtuloy ni Gladys, first time niyang na-direct ng isang Brillante Mendoza. Isang lead role. Yun. Gusto mo alam ba? Mo, ano, kanya-kanya lang talaga ng taste siya. Maaaring itong mga jury dito, yan ang taste nila. Mm-hmm. Hintayin ninyo ang... Kami na ang nag-jury. Kami na nagbigay ng award. Baka iba naman. Oh. And then, ang Here Comes the Groom naman, nanalo rin ng award dyan. Yes. Third best picture yan. Yes. Tama ba ako? Third, tama. Third. Nanalo dyan sa kauna-una ang pagkakataon ng transgender na si Karen Calagaran. Or si Jerby Lee. Karen. Best Supporting Actress. Promise. Unang beses na may nanalong transgender. Pero may mga nanalo na tayo. So, in a female category. Yes. So, kasi may mga nanalo na transgender or trans woman ba? Sa mga ibang sa ibang award giving body. Pero dito sa atin, parang yan ang una. Yes. Kaya mag-guess ka sa amin, ha. Alam mo na, ino-nominate kita bilang ako yung bahagi ng Alumni Association sa UP Mascom. Alam mo, alumni ka namin doon. Guess ka dito sa Marites University. May ganun talaga ang Alan Karen, ha. Si Kimpi De Leon, congratulations. Yes. He won as Best Supporting Actor for Here Comes the Groom. And
yung buong cast and sub cast. Yeah, yeah, alam mo, ayo, okay na okay yon. Yun ang pinaka isa sa mga okay na award. Deserve. Kumbaga, deserve. Sobrang deserve. Deserve. And then, nanalo ng second best picture ang ibalik mo. Love You. Yung Love You. Love You Long. Long Time. Yes. Ayan, si Aisel tsaka si Carlo. Gusto ko rin mapanood yan. Hindi ko pa. Ako rin. May passes na ba? Meron ka sa akin. Ah, meron na. Ano mo galing yan? Magbayad daw kayo. Mayaan mo na. Then siguro, mahal yung sinihan, mahal yung hindi bakasyon ng tao. Palabas pa kuya hanggang yan. April 18, ha? Ayun, tingin ko talaga, baka hindi pa masyadong, baka hindi familiar. Yung kasi first time nga sa summer. Pag Black Saturday, manunood ka na. And ang haba pa ng vacation. Yan. At saka medyo yata tumaas ang presyo sa sinihan. Yeah. Mataas iba-iba talaga. Iba-iba pa. Ayun na. Ayun. Okay, congratulate na lang natin lahat ng winners. Saan pa ba nga nandiyan? Siyempre, best director. Si Jun Lana. Okay, for About Us, But Not About Us. Congratulations. Ayan. Pati kay Percy Intalan. Natutuwa lang ako dun kay Enchung D. Dahil merong isang netizen na nag-emote sa na di rin siya makapanood. Humihingi siya ngayon kasi manong ticket, di ba? Humihingi siya ng pampanood kahit 50 pesos kay Maris, kay Enchong. Baka naman pinipera lang. Tapos hinihingi yung GCash number. Hinihingi ni Enchong GCash number niya. Papadala nila para makanood. Ganun din siya, Tony. Meron din siyang estudyante na gusto nang panoorin niya. Hindi naman makapanood dahil nga medyo mataas. Mataas. Sana napagkasunduan nyo ng mga sinihan. Give me your GCash details, sabi nung maraming salamat. Sana po panoorin po natin mga Kamarites yung mga pelikula talagang ano. Siyempre, katulad ng sinabi natin sa Marites University, kilala na, alam na natin kung sino talaga yung Kulelat dyan. Anong nangyari dun sa Single Bears? Binention mo pa. Uy, pero wag ka ha. Yun na. Na-nominate ng Best Supporting Actor si ano dyan. Sino? Si Aljur Abrenica. Tama. Diba, nakini-question nga bakit si Aljur na-nominate? Dapos si yung iba. Si Alex hindi. Bakit si Coco daw hindi? Favorite pa naman namin si Alex. Oo nga, diba? Nadamay tuloy si Angge. Yun na. At tama, at least tama ang prediction ng Marites University. Yun na nga yung naisip na ko. Na mangungulay. So, by Kulelat, nakailan lang ang figure nito? Pwede ka mag-basket, pwede ka maglaro ng championship ng Hinebra. Ako wala pa ka niyan. TNT sa loob ng sinihan. Grabe. So, wala na siya sa mga sinihan kaya ngayon. Hindi ko alam eh. Mag-iikot bukas si Diego para napaikutin natin. Nang Kulelat na, pakatapos mawawala pa ngayong sasama siya ni Sean. Din. Tsaka Rose, mawawala na yung programa niya sa isang linggo ba? Sa linggo chismis? Hindi, sa isang... Yung LOL. Ayaw nga pala. Mawawalay na. Ayaw mo na, marami naman daw datong yan dahil sa YouTube. At saka most popular naman sila eh. Most powerful. Oo nga pala. Okay, yeah. Next. Oh, yun okay. Na. Ay, gusto ko ano dito ang gusto mo? Si Kiray Celis, nagbigay ng 1 million na gift sa nanay niya. Ayan Ay, pinakoy ito talaga. Yan ang totoong in cold cast. Hindi uso. Hindi bilang ko ha. Hindi uso kay Kiray ang ano, ang cheque. Ang cheque. Or ano na lang, deposit na lang. 1 million. Oo, kasi binila ko 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 million, 300,000. Sarap na maging anak ni Kiray. Maging nanay, di ba? Pero alam niyo si Kiray naman. Masipag naman yun. At saka ano, nakita ko talaga kung gano'n niya kamahal ang pamilya, magulang. Ibata. Yung nanay niya medyo madaldal din, machika. Pero tama naman. Pero may mga payo daw ang netizen din. Na ano? Na pagbigay, parang sabi, pag-ingatan naman, wag naman kasay sa kung saan-saan. Actually, naipon niya lang. Ang mga netizen, pakialam meron nun. Ay, super! Hindi, sa birthday niya saan nabibigay yan. Anyari? Nabuo niya yung 1 million. Binigay na agad. Ang ganda. Diba? Yan ang kwento dyan eh. Sana all, diba? Sana all, yes. Kiray. Nung mag-guess ka dito, Kiray, ha? Mag-guess natin. Mag-guess ka ng 1 million. Kukontakin natin. Magaling yan. Kukontakin natin si Kiray pag ano. Okay. Okay, next. Yan. Next, si
Bel Mariano, kinumpara ang ganda kay Francine. May isang vlogger naman ito. Vlogger ba yun or stylist? Yung Valentin Rosales. Di ba yan yung na-involve dun sa isang kasong ano? Yes, yes. Ano ba siya ni ano? Anong kaibigan ni anak ni Claire de la Fuente, yung malangit na wa? Di ba? Isa siya dun sa... Sa mga yung flight stewardess ba yun? Yeah, yeah. Isang, pero I think stylist ba to? Hindi ako masyadong familiar parang sa kanya. Parang vlogger lang siya. Parang nga siya. Huwag mong ilang, baka mag-alter yung mga vlogger. Hindi naman. Vlogger na napa-importante. Charo! Anyway, yun na. Gusto mo ganda. Parang nag-comment siya na parang hindi naman siya ganun... Hindi daw siya impressed sa ganda niya. Ni Bel. Sabi, ako lang ba ito na hindi nagagandahan kay ano? Na mas maganda pa raw para sa kanya, si Francine. O baka lang pinupush niya si Francine. Pero syempre, dahil sa kanyang comment na yun, edi kinuyog siya ngayon ng mga ano? Yes. Ng mga fans. Ang daming fans si Bel. Exactly. Alam mo, to each his own, di ba? Sabi nga, Tsaka parang hindi naman iniingi ang opinion mo, no? Exactly, isa pa yun. Di ba? Ay, ako nagagandahan ako kay Bel. Ako din. Ano pa lang? You're my home ba yun? Yung drama, teleserye nila sa ABS dati, kasama si Paul Sala. Parang with you're my Richard home. Gutierrez, yes. Don Zulueta. Alam mo, gandang-ganda na ako kay Bel. Habi ko talaga, itong batang ito, sana alagaan ng ABS. At inalagaan naman. Exactly, si Sikat. Ako lagi ko nakikita sa faces and curves yan. Kaya alam ko, ang ganda niyan. Yun na. Eh baka naman din itong si Valentin ay naghahanap ng ano. Gusto lang magpaandar. Whatever. Diba, gagamitin yung mga magagaling. O, diba? Maraming ganyan. Next, Win-Win Marquez. Napanood ko yan. Hindi rin daw niya alam na nanligaw raw pala si Alden Richard. Babalikin natin yung fast talk naman ni Alden. Kung saan, di ba, medyo... Naitanong siya kanya ni Kuya Boy. Nagkaroon ng mga revelation na parang muntik nang... Para kay Alden, parang muntik na with Win-Win. Isa si Win-Win sa mga naging muntik na. Muntik na. Kasi kung matatandaan... Ganda ni Win-Win dyan, no? Kung matatandaan dati, medyo naging item sila. Pero alam nyo, ako na po magsasabi, wala talaga eh. Kaya naiintindihan ko si Win-Win nung sinabi niya na parang siya din ay... hindi niya malaman kung kailan yon o kung paano. Parang ikaw din yung nagkwento. Exactly. Na para nakita mo sila opening ng isang... I was there kasi. Opening ng McDo ni Alden sa... Laguna. Then after that, kahit ako nagulat, bakit to nachichismis yung dalawa? Kumbaga, alam ko magkaibigan lang during Party Pilipinas Day. Yes. So, siguro si Win-Win, medyo siguro... Pero sabi naman niya, okay lang, di naman daw naging, wala naman siyang masyadong reaksyon nung narinig niya ngayon, napanood niya. And sabi naman niya, until now naman daw ay magkaibigan sila ni Alden. Baka naman tong si Alden kasi iba yung way niya of showing na baka nagpapaandoy na pala tong Alden. Hindi maramdaman nung girl. Exactly. Dahil ginagawa daw ni Alden sa lahat naman ng tao. Natotoo naman at alam natin yan. Yes. Na napaka-sweet naman talaga so, ni Alden. Ako pala, pag hinahali ka ni Alden, niyayakap, inaakbayan, pwede kong isiping nanliligaw na siya sa akin. Isipin mo na lang na mabait lang talaga si Alden. Hindi kasi ganun siya mga kamarites, di ba? Yes. Lalo pag nakikita ka, ano po? Pwede kong iisipin ko yan. Ano? Pero... Tama naman si Win-Win. Totoo yun. So, hindi naging malinaw. Kaya Alden, next time. Declare mo na. Linawin mo na. At saka pwede pa. Medyo i-differentiate mo yung para sa for friends. Kaibigan. At saka yung medyo... Yeah, may special kang tinatangi. Exactly. Ayun na. Okay. Next. Segway muna yan dyan. Segway. Alden Richards and Cian Lim. Na mag-host sila ng Miss Universe Philippines. Coronation Night. Ngayong May 31st ba yan? Silang dalawa nga. Exciting na silang dalawa yung host. Diba? Magpapatalbogan. Although first time ni Alden na mag-host ng ganitong klaseng national beauty pageant. Although si Cian suking na yan na yata, sa Binibini, etc. At magandang collaboration ito. Mayroong K-pop star. Yes. Segue na rin natin yan. Yan si Nam... Tama ba ako? Nam Woo Yoon. Tama ba pagka-pronounce ko? Si Rosang ano dyan? Authority? Si Nam Woo Yoon ba yan? Yes, Nam Woo Yoon. Magpe-perform itong Korean... Ano ba yan? Singer ba yan? Dancer? Ano ba yan? I think it's an idol. Singer, dancer. Pero gwapo siya, ha? Mm-hmm. Ba't ang pupula ng lips talaga nila?
Rito Cadre yung assistant. Kasama dyan si Jessica. Hindi ah. Iba, oh. So Jessica ito, Sanchez din, magpe-perform din. At saka yung dalawang ayan. Naging Miss Universe. Iba. Yung Miss Universe 2019 na si Zubini Tunzi. Ba't kanyang tura na siya nito? Si Arbonet, Gabriel. Yan ang ano, yung Raining, ano? Raining, 2022. Oh. Hindi man niya yan ang feel. Si Arbonet, Gabriel. Hindi siya. Okay. So anyway, ngayong ano yan, mag-host siya. Kailan ba yan? Miss Universe May, na yan? May 31. Okay. Oh, manood tayo. Miss Universe Philippines. For a change, manood tayo sa... Ano ba yan? Ano ba yan? Ayan, si Bella Racelis. Sino ba yung Bella Racelis? Sino si Bella Racelis? Si Bella Racelis, isa vlogger. Isa sa mga... Ay, maganda siya, ha? Sikat na vlogger. Kasi parang bata pala yan, nagbablog-vlog na. Mm. Mga makeup-makeup, tutorial, mga ganon. And alam ko, rich-rich din yan. Mukha naman. Di ba nga, item sila ni Joshua Garcia for the longest time. Ayan yung naliling talaga siya dyan. Marami na spotted sa kanila. Sa kabila ng sinasabi ni Joshua na single siya, nakikita naman sila together at saka yung mga... Baka naman single friend lang sila. Yung mga kilos nila, holding hands, etc. Ganun na ngayon ang mga Gen Z. Tanong mo sa anak mo. Ay, Gio, maayos-ayos ka. Tawag si Diego, ha? Di ba lalabas lang sila holding hands, pero friends. Ay, nako, pero marami na silang episodes na nakita. Oo, na mukha naman, tingin ko, mag-jowa. Kasi nung nag-unfollow ka rin, no? Si Bella, kay Joshua. Alam mo naman ang mga netizen. Ako, mas matinig pa yan kasi sa totoong polis. Totoo lang. Totoo so, naman. So, nalaman nila na in-unfollow ni Bella. So, syempre, chinek ko naman. So, in-unfollow din true naman enough, yan. True enough. Naka-unfollow na nga siya kay Joshua. Pero si Joshua naman, hindi, ano pa rin naman. Pina-follow pa rin siya. Pina-follow pa rin niya, oo. Naku, hindi naman siya kumalang kay Joshua. Diyan ko lang daw ako. Yun na. Alam mo, ang iniisip ko naman, baka naman medyo na ano na, naturete na. Baka. Sa dami ng mga buzzers, sa mga... Siyempre. Gusto ko yung mga fans ni Joshua, parang pumila raw, dapat yung iba. Pag may naliling, hoy, pumila ka, no? Maaba ang pila. Ganun. Nakaka-relate ang mga fans ni Lee Sunggi dyan. Parang wala namang pila. Anyway, next. Ay, nako. Ann Curtis. Gagawin ng sequel ng Bae Bash. Ayan. Mm. So, si Andy na nag-reveal. Okay. So, parang yan ang ano niya, no? Unang comeback. Acting comeback, no? Yung Bae Bash. Kasi maganda yung movie na yun, ha? I think nasa Thailand pa silang mag-pamilya. Nung pinost niya sa Instagram niya, script nakalagay doon, parang nakalagay yata. Or at makikita mo, mababasa mo. Bypass. May ano ba yun? Basta. May kung ano mang title ngayon, ang sequel na yun. Tapos tinag niya si Direk Eric Mati. Ayun na. So, yun na. So, most likely doon natin siya unang mapapanood. Mag-a-action-action na naman siya. Hindi sa Viva Mac, di ba? Wag lang siya mabubuntis uli, ha? Alam mo naman si Erwan. Sa bagay, nag-i-enjoy pa kay Dalia. Yeah. Oh. Diba? Alam mo, mag-best friend yung mag-tatay na yun. Corey, alam mo, ang maganda daw yun. Pag yung anak, ang close talaga yung tatay. Datay. Okay. Abangan natin yan. Buti na lang close si Gio sa tatay niya. Okay. Pero pag may kailangan, sana, anay. Yun na. Next. Anyway, ito, Sharon Cuneta. Si Mega. Ay, natulan niyo talaga si Sharon. Nakabili na siya. Finally! Sa America yan eh. Yeah, sa Lux na ano. Lux Airport. Yeah. Eh kasi di ba natatandaan ninyo? Nagkaroon siya ng issue sa Hermes. Sa Korea? South Korea. Kasi hindi yata siya pinapaso. Kasi walang appointment. Hindi naman siya nakalista. Hindi naman di kasalanan ng South Korean. Talagang gano'n. Kung inapatakaran nila, di ba? Oo, di ba? Ngayon, ayan, sa airport yan eh. Sa airport naman talagang... Pwede. Pwede ka makapasok. Walk-in ka lang doon. Mumurahin lang yung nabili niya kasi sa airport yan eh. Hindi, marami din siya nabili. Pinakita marami niya. Marami, pero yung marami kasi kaya naging mahal. Pero yung mga items, mumurahin lang yun. Tax-free lang. Tax-free lang. Grabe pero happy daw si Chawi kasi very accommodating yung mga sales ladies. Tapos sabi niya, wala nang issue ha. Yung hashtag parang gano'n. Tapos po-post ka, tapos hanap ka ng issue. Actually, yun na. Itigilan mo, Charo. Hindi lang kita paborito, Charo! Alam mo naman,
naman si Mega. Okay. Ito na, Willie Revillame. Bakit tahimik ang mundo? Yan! Pumotok na kasi yung issue na yan na sabay-sabay yan. Bakit nga ba? Ngayon, di ba nag-resign na siya doon sa All TV. Nakipag-usap na di umano, nagkaroon ng dinner with Senator Manny Villar. Nagpasalamat, in-acknowledge ang mga naitulong in everything. Tapos saka naman pumutok the following day or two days. Ano pinagtatawa na mo, Jeko? Ha? Kasama ka ba sa pananahimik na mundo ni Willie Revillame? Ngayon, di ba sumabay na yung issue na lilipat na rin siya sa Net 25. Tapos biglang AGMA 7, sa Itbulak, ang daming ganong chuchu. Pero hindi nagsasalita si Willie. Eh, ang ending, parang meron siyang world tour. Yun. Doon muna yata siya mag-focus, mag-concentrate para makabalik yung mga nawala daw na kaimutan. Kasi napakalaki ng gastos during the pandemic. Chuchu, parang hindi nakabalik sa kanya. At saka para ma-reconnect daw siya sa mga fans niya na nagmamahal. Kasi talagang sumikat naman siya dahil abroad. Yung mga OFWs at saka yung mga kababayan natin. Totoo naman yun. Diba? Sige, intay na lang natin. Hindi na lang nahimik ang mundo niya. Siya rin gumagawa ng ingay, diba? Alam nyo, ano na yan? Yung mga artista ngayon, pini-PR na rin talaga nila yung mga sarili na. Pinipenta na rin nila, diba? Yun nga. Gamit na gamit nga ang social media. Sobra. Tayo lang o hindi. Charo! Okay, next. Pinipick up na natin. O, yan na. O, ito si Christopher Barrio. Mas na in love raw kay Nadine ngayon. Bakit? Di ba dati? So, ang tanong sila na ba ang forever? Hindi, kasi nag-post si Christopher ng picture nila ni Nadine ng before and present. Before, parang 2021 yun. Kasi ano pa eh, nakamask pa sila sa Pinto Art Museum. Tapos, nag-picture ulit sila, same spot. Ngayon naman, siguro recently naman. Hindi yan ang picture na yun. Pero wala ng face mask. Wala ng face mask. Nakita ko yun sa IG na. Tapos nag-caption ng asan ba yun? Yan na, sige na. Hanapin natin. Bulat-latin. Pero naman talagang nakakaroon. Ang ganyan mukha ni Nadine. Bakit? Maganda ka naman siya. Ako, I like Nadine talaga. Ako din. Gusto ko si Nadine. Ako, I don't. Ay, ang toro. Ayaw ka na naman eh. Ayaw na ano. Baka gusto mo ma-delete. Correct. Alam mo, ako gusto ko yung... Alalahanin mo, daming deleter sa Viva. Correct. Ayun na. Sabi ni Christopher Barrio, same, but kinder, wiser, stronger, and more in love. Oh. Haba ng hair ni Nadine. Pero dapat naman ganyan ang caption. Yeah. Kasi kesa naman yung pababa. Oh, pero eto, medyo nagtaka ko dito kay Jelly Eugenio. Si Jelly Eugenio yata isang makeup artist. Hindi. Hindi si Jeline. Hindi ko alam kung may connection sa kanita Jeline, ha? Hindi naman Jelly. Kasi totoo. Ano ba yun? Sabi niya, more in love, let me be the judge of that. Oh. Bakit sino siya? Parang close to na makeup artist yata ni Nadine. So ayan tuloy, nagbigay ng konting ano. Nangingian na. Mali siya. Oh, diba? Sabi tuloy ng ibang comment, shading? Or... Makeuping? Naku, tigilan na yan. Yeah. Basta pero, ako, Nadine. Oo. Mukha naman silang ako. Happy. Anyway, alam nyo ba, natong si Christopher pala, ang medyo may kasyongahan din ako eh. Ngayon, recently ko lang na-connect. I know, recently ko lang na-connect. Na? Hindi nag-ring sa akin yung surname niya. Oo. Ang sister pala niya, ay hindi rin iba halos. Dahil? Ano na, ang sister niya, ang hindi naman kasi naging asawa. Dating partner ni Juan Mig Bondoc. May anak sila, si Valerie. May anak sila dalawa. So hiwalay na rin si Juan Mig dito sa kapatid matagal niya. Matagal na. Pero yung anak... Ate niya ba yun or kuya siya? Sino? Ito. Si Valerie. Oo, Valerie. Kasi matanda na si Juan Mig. Baka si Valerie nga ang ate. Baka si Valerie... Kumunod lang ako mag-unek, ha? Baka naman nga si Valerie ang ate. Tapos yung dalawang anak nila, nasa custody ni Juan Mig eh. Doon na alam kaya. So I don't know the issue on that. Close ka ba kay Juan Mig? Ako yung nanay niya. Dali, hanapin natin si Juan Mig. Ako eh, ayaw. Mama niya, na-meet natin doon sa opening nung exhibit sa Mega Mall nakaraang taon. Juan Mig, iniisip ko na yan na i-guest dito. Kaya lang parang medyo ano siya sa showbiz eh. Parang hindi niya bet na, kasi remember, ang dami na mga TGIS na mga reunion, pero hindi siya umaapir. At saka saka for a while, nag-politics eh. Oo. Tagal na nun, te. Kabataan nga yan, tumakbo eh. Nabataan ba yun? Tapos nagpapatakbo sila ng school. Oh. Yeah. Ipunta natin sa Bataan, Ro, sa inyo pala. Nandito lang sila dyan, sa Quezon City. Ano? Sige, subukan kong imbitahan. Yes! O next! O next!
Ay, ito na. Ito na ba yung ayan. Natin? So anyway, itong news item na to, itong storya na to, ay hatid sa atin ng Amigo Sigurado. Basta Amigo Sigurado. Okay. Oh, di ba? Ayan na. Ano may item so, na Jack Roberto. Barbie Fortesa, okay. And David Licauco. Ano ba yan? Totoo bang may triangle na yan? Wala naman triangle, pero yung mga fans nila ang mukhang may triangle. Nila. Mm. Kasi, alam nyo, nag-off tuloy ng comment section si... David. Si Jack. Ah, si Jack. Or nag-limit. Okay. The same way with Barbie. Mm-mm. Kasi diba... Silang binabash. Oh. Kasi diba, nitong Holy Week, kung makikita nyo, nagpasabog ang dalawa. Oo, oh, nakita ko yun. Nakatupis si Barbie. Topless, nakita-kita ang mga panlisal ni Jack. Mm-mm. Pero walang bukol yat. Ano mo lang? Wala na. Nakita mo? Wala raw. Parang Holy Week din ako kasi. Surfing short. Boarding shorts. Ako naman nakita ko. Kahit papano. Okay. Parang may kalamansi naman ako. Ah, okay. Kalamansi talaga. Grabe doon sa kalamansi. Okay, di ba pwede anyway. Yemo naman? Oh, anyway. De, ano nga? Ayun na, binabas sila. Kasi siguro, yung alam mo yun, yun nga eh, yung mentality pa rin pala ng ibang mga fans. Ng mga love team na mga tagahanga ng mga love team. Parang nung araw pa rin pala yung iba na parang kung love team kayo, dapat kayo lang. Hindi, mga siloso, hindi no? Ma-separate yung realidad at saka sa on-cam lang. Kaya nung Nora Tirso noon, di ba hindi? Ayun na. Si ATV. Pero kapatid, din. Anong panahon pa ang Nora Tirso? Oh, hanggang Sharon Gabi. At saka kasalanan ba naman ni Jack at ni Barbie? Ilang taon na silang mag-jowa? Bago pa nag-click yung sa Chrysostom Ibarra. So, ako naman. Makapaka na lang yan ni David, di ba? Ayun na. Hindi, ako naman, kung gusto ng mga fans ng i-enjoy pa rin yung David and Barbie. Oh, tuloy nyo lang. Tuloy nyo, go! Kayaan na natin. May pelikula pa silang ginagawa. Ay, eto na, speaking of that. Mm. May mga fans na nagsasabi kay David, huwag na daw ituloy yung movie. Wow! Siyempre, hindi naman sila pakikinggan ni David. Huwag ilang sungerte si David. Oo, hindi nga kumikita yung pelikula niya. Yeah, alam mo. Alam mo yan. Dahil, alam ko dahil. Talagang gumanoon ako, alam mo. Yun na. Diba? Also, mga, kung gusto niyo mag-enjoy, enjoy, hayaan nyo lang sila. Okay. O, yun na. So, ito ang ating D&D. Sanlinggong chismis mula sa Marites University. Brought to you by Summer Pines Subdivision. Located in Noveleta, Cavite. Cavite. Summer Pines Subdivision. Okay. We're correct. Bye.